Upon the land of my people shall come thorns and briars, yea, upon all the houses of joy in the joyous city. Because the palaces shall be forsaken, the multitude of the city shall be left, the forts and towers shall be for thence forever, a joy of wild asses, a pasture of flocks. Until the Spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest. Then judgment shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the fruitful field. The work of the righteousness, and the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness quietness, and assurance forever. And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places. And it shall hail coming down on the forest, and the city shall below in a low place. Sabay-sabay. Blessed are ye that sow behind others, that send forth thither the feet of the ox and the ass. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita. I pray na kayo kung bisa ay pangunawa. Mga ibang bagay dito, Lord, ay madali lang tindihin. Iba ay hindi masyado. But I pray, wait namin again. Remember namin ang context ng Isaiah. Hindi naman ito may ibang chapter na to, Lord. But makita namin yung ruler dito, Lord, mag-reign. Picture namin to, Lord. Hindi mangyayari yan sa panahon namin. But again, sabi nyo nga, manalangin namin, mangyayari yan nasa langit, sa lupa. Later ito pong mangyayari sa millennium and then later new heaven and new earth. But sa panahon ngayon ay sikapin lang namin kung ano po yung pwede. At ma-picture, Lord, yung aming inaasam na yung leadership dito, Lord. So, look forward kami dyan, Panginoon. At still, kahit alam namin, di mangyayari ito ngayon or sa madaling panahon. In our time in this earth, pwede namin i-reflect ito, Lord. So, lang po, Lord, kaya malalating. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po. Okay, good evening po sa lahat. Good evening po. Okay ba kayo? Amen. Title po natin ngayong gabi ay A King, ito sa verse 1. No? A King shall reign in righteousness. So maraming topic dito sa dadaan tayo. So, pero lahat siya may kinalaman. So, may mga negative, may positive. Yung una muna dyan, positive. So, sino kaya yung hari na yan na mag-ahari? Walang iba, di ba? So, again, sa Isaiah, nakikita natin, iba, yung aralin to. Pero hindi siya mahirap aralin eh. Kasi alam mo natin yung New Testament. So yan ay nag-reflect sa millennium and later pa. Ito, reveal lang natin na mabilis yung ating Book of Isaiah, yung last four chapters po, no, para sa ating remembrance. So, discretion to the sober, not to the filthy drunkards. So, naalala nyo yung famous chapter 28 sa mga lasinggero, no, dyan din yung kinote yung napakadumi. At ang contrast nun, yung mga nakakaintindi, sober yun, may pangunawa. Okay, kaya huwag kayong lalasing. Kahit di lasing kasi may mga kilala kong lasinggero, kahit hindi lasing, parang lasing mag-isip. Okay, yung mga... Yung time ganun. Yung mga bata ako din, nakaintindi ako. Minsan, sarap magloko-loko ng ano, di ba? Yung piloso pa ba? Ay, galing mo, nakakatawa. Yun na yun, ang babaw natin minsan. Gusto mo maging joker ka sa ano. So, nakakatawa nga minsan yun, pero hindi tayo dapat ganun. Amen? Amen. Yung isa pa yun, tayo dyan ano eh. Kalimutan ko tuloy saan, yung sa... Malala. Pero... Ayun. Then, the blind shall see out of obscurity. Okay? Ibig sabihin... may mga... hindi makakita, blind, pero makakita sila. Okay, may pag-asa. Okay? And then, yung a beacon upon the top of a mountain. So, medyo topic doon, yung mga preacher. Okay? So, kinumpara yung mga maayos na preacher, kinumpara sa mga lame preaching.
Kasi parang pag ilaw ka, dapat nag-iilaw ka. Anong silbi mo, hindi ka nag-iilaw, ilaw ka. Ngayon, anong ginagawa sa bombilya pag ayaw na mag-ilaw? Inatapon, no? So, yan. And then, last week, trust in the Lord, not on mere numbers. So, medyo... yung topic doon kasi is... nga, pag marami, malakas. Hindi ka nagtitiwala sa Diyos kasi parang, di ba, alam niyo yan, kahit sa sports, minsan may over, di ba, si kahit si Pacquiao eh. Kinasabi niya, bakit siya natalo eh, galing-galing niya. Eh, alam niya, magaling siya eh, parang ganun eh. Naisaan siya ngayon, di ba? Kahit sino, pwede mangyari sa atin yan. So, ganun din sa atin, buhay Kristiyano. Akala mo, okay ka na, nag-church naman ako eh. Kaso, we did, kahit baptist ka na, pwede ka pa rin, ano, masila, yung tawag niya sa ano eh. Ano yung sabihin ng masila? Masilo. Silo, para matrap, di ba? Sila, ano yun? Ganun din? Matangay. Galing na talaga. Yan, so dito na lang, sa example natin dito, yan, kaya si Juliana, yung pangyari. Si, alam niyo sa kahit sa pamilya, si Pastor, dahil gano'n ang kwento kasi nga, bata pa siya, independent na siya. Nandang huli, lahat tayo din mag-decide. Kahit pa buong pamilya mo, andito, ibig sabihin ba, sigurado ka na? Sigurado ka ba? Ano, yan, sa pamilya ni Brother James. Siguro, okay-okay kayo ngayon. Eh, meron pa kayong Jared. Hindi kayo binakuran ng panalangin niya, hindi mo alam eh. Saan ganun, yung pamilya mo pa yung magdadala sa iyo sa ahatak sa iyo sa ibang direksyon. So be very careful. Okay, so ngayon naman, medyo futuristic to, pero may mga ilang tema dito na sesegue ng konti, pero okay lang. So again, ang Book of Isaiah, masyadong prophetic to. Ay, kahit pag binasa mo lang ng plain, bakit kasi nasabi to? Lalo nung panahon nila. Okay? Ngayon tayo, alam na natin eh. So, but anyway, ano, behold! Sinabing behold, pagmasdan. Okay? A king shall reign in righteousness. So, ito yung gusto natin lahat. Sabi din sa Proverbs, hindi ko alam sa Proverbs yun, kaya sabi doon, laging kinukot mga ano sabi doon when the righteous reigneth the people rejoice but sin is a reproach to any people parang ganun so laging kinukot yung pagpolitika ang pinag-uusapan kasi wala kang asaan sa gobyerno kung pwede pa rin loko-loko yan di ba ngayon lang panikan niya ng paandar eh may sa budget yan talaga palabas lang yan si Alice Gugo na yan eh. Parang nilolokohan lang sila eh. Sige Buloy, ganun din. Nahuli nga pero nakatawa na rin pero sana talagang masintensyahan. So pero pag ang hari ay reign, nag-reign as righteous, ibig sabihin hindi pwedeng i-bribe. Paano mo natin sinasabing yung namumuno hindi righteous? Ito lang yan, pakitan tao lang. Yung pala, panalangin din natin yung isa pa. Sino yung makapulong din daw sana? Sayaw na sayaw. Si Duki ba yun? Roque. Si Roque. Ang dami na nanalangin na makulong din yung isang yan eh. Okay, so yun. So, yun ang problema kasi. Alam niyo naman, ha? Mayroon pa tayo na seminar tayo dyan, eh. So, kasi yung gobyerno, dyan mag-flow lahat ng pera. Okay? So, kaya, ano yan, matindi yung tukso dyan sa kanila. So, kaya sabi nila isang church, church father today. Sa US, may mga sikat kasi silang, ano eh. So, hindi naman perfect yung mga yan. Pero may nasabi na pwede nating pag-aralan or pulutan ng aral. So, hindi ko alam, si Washington nagsabi naman,
yung kanilang klase daw ng gobyerno, democracy, hindi yan pwede sa ibang nation. Basta-basta. Okay, totoo din naman eh. Dapat, mag-democracy yan, dapat matino yung tao. Kaya sabi doon, hindi ito applicable sa iba. So, pero ginagaya ng iba, pero tayo natin na maging ganun tayo kahit papaano. Para sa mga anak natin magtuloy-tuloy. Kasi ang hirap pag naging komunista na, diba? Mapapasok po yung mga ng komunista kahit saang bansa. Ano mo gusto sabihin dito? Yan. Pero pansinin nyo din, and princess shall rule in judgment. So hindi lang yung hari. Handaan nyo yan. Walang hari. Yan, katulad yan. Kaya tinitira na rin yung mga sinaduke. Kasi lahat yung mga Duterte. Ano yun, di ba? So hindi nakakapag nakakapamuno ng kahit sino nang mag-isa lang siya, dalawa lang sila. Handaan nyo yan. So kaya pag loko-loko, sabi niya sa Proverbs, di ba, maaalala ko yun. When, sabi doon, ayan natin, all his servants are wicked, parang ganun. Mga wicked. Ayan, makibasa, ready go. Ayun, bakit makikinig yung ruler ka? Bakit kasinungalingan yung makikinig ka? Kasi yung mga servant mo, sila yung nagsasabi sa'yo, ay sir, ay president, ganito. Okay lang yan, hindi tayo mahuli. Ay, walang ganun. Okay, kaya nga yung structure ng gobyerno dapat na matino. Yung sa atin sa modern times, halos ganyan na lahat eh. May check and balance na tinatawag. No, hindi ka pwedeng makapagtago niyan. Ngayon lang takot yan pag under sila ng Duterte, grabe. Pero mahuhuli din yun ulit. Hindi ka lang mamatay pagkatapos ang administration mo eh. Uusigin ka rin, di ba? Nakasunod pa ba kayo, mga bata? Magandang aral. Yan yung mga magandang ilagay sa utak nyo. Hindi puro games. Amen? Kasi ganun din kayo ngayon future. Eh, kami siguro, pag may wala kami masyadong magawa sa gobyerno ngayon, ito, ginagawa na nga namin. Ito yung dapat natin gawin. Na tinuturuan yung mga tao. Kaya yung mga tao pinagbebenta na lang yung boto nila. Kasi hindi na sa kanila minsan importante yun. Hindi sila iniwala sa rule of the people, democracy. So wala silang pakialam dun. So dun unang nagkaroon ng problema. So sa inyo, sa case nyo, sana yan ang aralin nyo. Ang ganda kasi ma-apply nyo din kahit nasaan kayo basically. Okay, so sa pag nagahari, righteous, and then, yung mga sumusunod sa kanya, princess, ibig sabihin, mga rulers din yan, shall rule in judgment. Nauna yun sa taas. Okay? Kung loko-loko yung nasa taas, mabalitaan yun eh. Uy, sabi ni Duterte, ano daw, kahit anong mangyari, basta dapat mahuli lahat. Kahit anong mangyari, kahit ano. Alam na yun. Ibig sabihin na basta lang may mapakitang maraming na ganyan. Kaya ang daming pinapatay na walang ang tawag doon, extrajudicial killing, no? So, totoo po yun. Hindi mo kailangan anong prueba mo, pasto? Hindi na parang ka naman ngayon. Ngayon actually, meron na, di ba? Mabalitaan yun. Anyway, so kaya yun ang ating desire. Again, hindi mangyayari yan this century or this decade, okay? Kaya ako tulad sabi kanina sa panalangin, at least alam natin na pwede mangyari yan. Kahit papano. The more na righteous yung ruler, na pinaka-ruler, sumusunod yung iba, yung mga nasa baba niya. Amen? Ganyan niya kahit sa kumpanya, kahit sa city, sa bansa. So kaya banggitin ko natin, di ba? Nabanggit nyo kanina, si Jesus yan eh. So, pwede rin naman mag-rule si Jesus in a way, spiritually. Amen? Maraming ligtas dito sa Pilipinas. Hindi alam nung tao. Yung ruler din, takot siya na gumawa lang ng basta-basta na alam niyang labag sa Bible. For example, yung gay marriage, yung mga ganun. So, hindi papasa yun. The more na maraming mga Kristiyano. Amen? At maraming pang iba. Abortion, yan. Ano naman yan. Tsaka, ano ba yung mga inaano ni Risa? Divorce. Lahat yun eh, no?
Nagulat lang ako, may taga-diary mo, nag-ano. Nag-endorse ko yan, sinagot ko na. Anyway, iba kasi hindi alam. Amen? Amen. Hinahangaan niya yan. And a man shall be as an hiding place from the wind. So ito na, mag-uumpisa na yung medyo talinhaga, no? Yung tao daw, ang isang tao ay parang hiding place. Paano ako magtatago? Ba't ka nagtatago sa wind? Kasi nga malakas eh. Kaya pwede kang tangayin. Yung one news feed ko, puro ganun. Mga ipo-ipo. So kaya nga, parang nung isang ano lang, si Jake, pumasok pa yun. No, kahit nakasasakyan ako, yun din ako pasok. Gabahain pa ako. May lumipad pang kung ano sa'yo dyan. Lakas ng hangin. So may mga panahon na kailangan natin magtago. And a cover lang po yung covert na yan, from the tempest. So yan na, wind, tempest, bagyo. As rivers, mamaya na yun. So, yan, kailangan natin magtago. Hindi masamang magtago minsan. At lalo na pag, yan, malamig din yan eh. Kakasakit ka. And then, sige, tuloy ko muna natin. And as rivers of water in a dry place. So, medyo baliktad naman. Itong taong daw to ha, para siyang cover, pwede na siyang rivers. So, positive po to. Nanggaling tayo sa righteous ruler eh. So parang itong tao daw to, parang kang nagiging hiding place. Ibig sabihin, positive influence ka doon sa ibang tao. Amen? Na-influensya mo siya, napoprotektahan mo sila. Kung sana ganun tayo, ganun si Jesus, tayo din dapat ganun tayo sa ibang tao. Salit na maluloko sila, sinabihan mo, inaningan mo, tinuruan mo. Yung soul winning lang yun, napakahirap niya minsan eh. Madali sana, kaso ang daming kasinungalingan. Sino yung mag-ano sa kanila, tutulong? Yan na, parang yung kasinungalingan, yung mga bakla, okay lang yan. Hindi mo wala sila tutulungan. Wala ka man lang gagawin. Makawa sila. Yung rivers of water in dry place naman, parang sa, nabalitaan ko lang sa Middle East, parang talagang nagiging green na lang daw. Kasi nga, technology rin eh. So, pag nagkaroon talagang tubig yan, tubo yan eh. So, yun lang eh. So, ganun ba? Kunwari, sa isang, ano ba, pamilya na lang. Yung pamilya nyo, puro problema, puro pasaway. Kunwari lang, kunwari, itong magkakapatid na to, kunwari lang, ha? Itong apat na to, kunwari. Kunwari ito, pasaway si... Baliktarin ko na lang. Kunwari, si Tricia, pasaway. Si Sandra, pasaway. Si Mark, pasaway. Sabi ni Prince, pasaway itong mga ito. Pero ako, magitiwala ako sa Panginoon. Sabi ni Prince, ano mangyayari? Diba kahit mababago yun, no? Maayos yung lakad ng pamilya mo. Nangyari? Pakipatay na lang po. So, ikaw yung para maiging blessing doon sa lugar. Okay, dry, obviously, pag dry, walang buhay. Diba? Walang kwenta. E pag ikaw yung lingkod ng Diyos dyan, paano mabuhayan sila? Okay, maraming pwede applicable kahit sa kumpanya, saan man yan. Buhay, nakain na ba? Apo. Demonyo lang yung pansin yun. Yun, so sa kumpanya, kung saan man yan, sa bansa. And the shadow of a great rock in a weary land. Familiar ba yun? Familiar kayo doon sa place na yun? Rock in a weary land. Yan. So, ganun din. Tempest, di ba? So, ganun si Jesus. Pero pwede tayo maging ganun to some degree. So, so parang ganun kasi shadow. So, nabibigay ka ng silong. Tuloy ko lang ha, and the eyes of them that see shall not be dim. Itong pag tinignan mo lang in isang tingin, isang basa, at isang yung nakakita, hindi daw madilim ang paningin. Oh, please na naman eh. Pero again, may tinutukoy yan. Yung mga nakakakita daw, kaya pa sabi sa tingnan niya to sa Revelations, yung huling-huli.
ba yan? May basa niyo nga, there you go. He that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still, and he that is righteous, let him be righteous still, okay. And he that is holy, let him be holy. So parang may dalawang klase ng tao, ano di ba, dinidescribe. Kung banal ka, lalo kang may papakabanal, lukuloko ka, lagi namang lukuloko. So minsan ganun kasi yun eh, kaya nasabi dito kanina, sinabi din dyan sa may kinalaman sa pananampalataya, yung sa parable of the talents, naalala niyo ba yun? Ano sabi doon? He that hath shall magbibigyan pa. Diba? Yung wala, kung ano meron siya, kukunin pa sa kanya. Parang unfair naman, di unfair yun. Pag pinag-usapan kasi yung pananampalataya, ganun yun eh. Pansinin nyo, iba, bigyan mo ng oras, makain mo, lalong umaayaw. So nagmamanifest minsan yun. So sa pananampalataya, ganun po yan. Kaya, huwag nating sayangin yung oras natin. At yan, kaya sabi dyan, the eyes of them that see, nakakita na sila, hindi pa manlalabo. Ibig sabihin kasi, kung nakikita mo na, huwag mo nang gawin malabo, and the ears of them that hear shall hearken. So yung talagang hindi nakakarinig, lalong hindi makikinig. So kasi po, papunta tayo sa negative nito. Kami ha, dito sa negative sa 5. Kaya sabi dito muna sa 4, sabi, the heart also of the rash shall understand. So ano yung rash? Alam ko yun, ha? Ano ba yung nasa, ano? May kinalaman yung rash. Yes, ibig sabihin po ng rash dito, ito yung mga madalas mabilis mag-decide. Alam na, parang mga bata. Rush. Iba pa yung R-U-S. R-U, pero ganun din yung rush. Okay? So may mga bata minsan na parang walang pangunawa. Alam nyo na ginagawa. Umakit sa mataas na ano. Madalis. Hindi na nag-iisip. Yan, yan ang ano nun eh. Madali. Yan. Sabi nito, the heart also of the rush shall understand knowledge. So baliktad. So kahit daw siya ay ganito ngayon, nakakaunawa siya. And the tongue of the stammerers, ano yung stammer? Stammer. Ganun, di ba? Mga bulol, mga utal-utal, yan. Yung mga utal-utal daw shall be ready to speak plainly. O, anong nangyari? Yung nga parang yung pangako, ito yung magandang mangyayari. Mamaya, sabihin dyan yung, nabasa nyo dyan yung God will pour out His Spirit. So again, familiar saan tayo doon sa Acts 2. Okay? Natuloy lang natin muna. So dito na papasok yung negative. So yung positive, magtitiwala lagi sa Diyos, makakita, makakaunawa, makakapagsalita. May klase ng tao, hindi ganun. Eh, the vile, ano yung vile? Nakakadiri, disgusting. Yan. Kadiri shall be no more called liberal. Itong verse na to, pag naintindihan nyo to, naintindihan nyo na yung mga succeeding, no? And the churl, churl po yan, again, di masyadong familiar, pero pag sinabing churl, para daw ano to, nakakasar na tao. At pag kinuha mo yung context dito, noon hindi ko maintindihan kasi nga yung liberal may negative connotation din ng liberal. Pero dito sa buong Bible, ni-review ko lang, positive siya lahat. So ano yung sabihin ng liberal? Giver. Okay, medyo ang basic definition liberal, parang liberty, ano yung sabihin ng malaya eh. So ganyan, maminsan may nagpapalaya sa atin, may nagkukulong sa atin. Okay? So kaya yung ginamit nga doon sa Deuteronomy yata yun, yung ano ba yun? Yung napinaka natin. Yung tutulungan mo. Pag tumulong ka daw, yan. Ayan, ito yung mga slaves. Okay? So mga slaves, pag pinalaya mo na, hindi mo, bahala na kasi, umalis na kayo.
Anong gagawin niya eh? Sanay siyang ano sa'yo, kaya nga yung mga ganda kumpanya, ganyan yan eh. Meron mga tinatawag na separation pay, yan. Kaya hindi ka na mawalang-wala. Naglingkod ka ng ilang taon sa kumpanya. So, ganun din dito. So, sabi yan, liberally, sabi yan, bigyan mo. Okay? Kaya ngayon, balik tayo dito, a vile person shall be no more called liberal. Ano yung sabihin nun? Yung madumi, hindi natatawaging liberal. Yung negative, hindi natatawaging positive. Meron bang time na isang loko-loko tinatawag ng magandang bagay? Ito sinabi sa Proverbs, sabi doon, ay, parang binasa natin kanina, parang, ano natin, mayabang. Ah, sabi ko, confident yan. Diba? Ayaw maging tunog, ano. Ay, bastos, hindi yung bastos yan, mapagmahal lang. Ganun. Hindi babaero, hindi babaero. Kapagmahal lang. Ayun. Ano ba yung mga positive, negative na ginagawang positive? Ha? Yung bakla, masaya lang siya. Masayahin tao lang. Kunwari lang yun. Ano pa? Magnanakaw, hindi. Ano lang siya? Matipid lang. Ano lang, madiskarte lang. Yung mga vile, bastos po yan. Nakakadiri. E ba tinatawag yung iba na liberal? Kasi nga, iniiba yung ibig sabihin ng salita. Pero sabi nung, ang sinasabi dito, inaaral natin, darating yung panahon, hindi na magkakaganon. Ibig sabihin nga, kasi pag righteous yung ruler eh. Diba? Parang nga, ako dati kasi nasanay ako sa labas, napunta ako sa Baptist, Christian, eh, puro Bible dito. Tapos, kaya nag-make sense sa akin yung ano, lalo. Nung habang tumatagal ako dito, yung pala yun. Kaya yun, yung mga, kahit ang simpleng bagay lang natin, namatay, anong tatawagin nila sa namatay? Sabihin nila, they passed away. Kaya hindi mo ano yung kamatayan, parang pinapagaan. Kaya sa Bible, dead! Oh. So, hindi natin yung inaano yan, kasi yun talaga eh. Ano pa, yun nga, pag sinabing nag-adultery, kung nangyari, sabi na, they're having an affair. Diba? Ano, pinapal, si Big Soto, eh, hindi, ano, ano lang talaga yung mapagmahal. Diba? So, pero pag dumating daw yung panahon na yung ruler, righteous, hindi yun to-tolerate. Amen? So, hindi siya tatawag yung liberal. Anong tatawag sa kanya? Kaya, makikita natin. And the churl, ito naman, mayaman, kaso either magnanakaw or mandaraya. Basta yung churl daw, parang nakakasar na tao yan eh, parang ganun. Dinescribe yan si Nabal. Sino yung asawa ni Abigail? Naboth. Nah, hindi. Sino asawa ni Abigail? Naboth. Nabot nga ba? Oh, nabot, naibot. Okay? Churlish yun, sabi doon. Kaya ngayon, yung churl, Nabal, ano? Nabal. Nabal, okay. Naibot, ano? Iba yun. Nabal. So, bakit natawagin bountiful? Kasi nga, mayaman pala, loko-loko pala, kaya yung mayaman, di ba? So, pagdating lang na pag-righteous yung king, hindi tatawagin ganun. Sige. So, tuloy lang tayo sa negative. For the vile person will seek villainy. Okay, yan yung lumang spelling ng villainy. Alam niyo yung villain? Yes. Alam niyo yun, di ba? Mga kalaban. Kalaban ng bida. Kaya pag sinabing the vile person will seek villainy, kasinungalingan, paninira yan, yung sabihin. And his heart will work iniquity. Hindi lang yung kanyang kamay, yung heart niya mismo, nag-iimbento, sabi rin, di ba, sa Romans chapter 1, inventor of evil things. Diba? So may evil na dati, ay, invento ako ng bago. Ganyan yung mga yan. Eh sabi dyan, to practice hypocrisy. So mabigat yun, ayaw nga natin sabihan tayo hypocrisy. Ito, mag-practice pa. Hindi lang practice yan, ang practice talang ginagawa, ibig sabihin. And utter error against the Lord. So, hindi lang against people, against the Lord. Para saan daw? To make empty the soul of the hungry. So, gutom na ibang tao, lalo pang gugutomin. May gumagawa ba nun? Ganun na ganun ang nangyayari sa atin. Mahirap na, pinaghihirap pa lalo.
yung loto na yan, di ba? Sa halip na kakain na lang, itataya pa. Alak, ganun din. So, sino kumikita doon? Matay na ba si Lositan? Ah, si ano? Sino ba yung San Miguel? Ah, hindi. Hindi, Eduardo. Eh? Kaano na mga Aquino? Huwangko. Danding. Bawain pa ba yun? Patay. Patay na, di ba? Yan, yung mama niya, pag binasa niya yung history na San Miguel, kahit mayroong mga food product ngayon yan, nag-umpisa talaga sa alak yan. Sila yung umaman, yung mga Pilipino, naghihirap. Ganun din po yung kahit sa US, kahit sa Western. So, so nangyayari yan. And will cause the drink of the thirsty to fail. So, nauuhaw na nga, kukuhaan pa. Nangyayari din ba, malimutan ko sa place, sa Africa ata, sa part ng ano, ganun ginagawa ng mga kumpanya ng tubig. Kasi yung mga tao, sanay na may tubig naman sila eh. Paano ikita yung nagbebenta ng tubig? Aalisin. So, chinanel sa ibang lugar yung tubig para walang tubig. Oh, sabay babebentahan nila ng tubig ngayon. Hindi ako nagkakamali, ano yun. Basta yun na yun. Sama naman yun, basta. Ba't natin pinag-aaralan? Kasi nga, parang di kayo ma-discourage. Alam nyo na. Lamang ang may alam, di ba? Pag magiging lingkod kayo ng Diyos, dapat alam nyo yan, hindi yung nagtataka pa kayo. Ba't kaya ako kinakausap nito? Bakit ako inaano nito? Yung pala ko na, maglilingkod kasi, Diyos ko na, ito si Christian. Nakakita ng kung sinong ano dyan. Sinong, ano ba? Politiko. Yan, parang sinano, di ba? Ay, mukhang okay ito si Christian. Mabait na, talino pa. Baptist pa, tapos yung pastor niya, tinuturo sa kanya tama, sandali lang. Pag-aplano, no, dapat di ka nang ugulat pag, pag pinapainang ka na. Hindi mo yun, ganun lahat kayo. Kaya, kaya sanda, kunwari, ay, pa-baptist-baptist to, operan ko kaya ito ng ano, mas magandang yung buklod, yan, yeah. Ang nangyagawa ng buklod eh. Ano pa? Operan ko ng sa ano to, sa abroad. Abaw sa abroad, kaya ko sa showbiz, sa channel 2. Nangialalay siya ni Vice Pangit. Malaki kita. Yung mga ganun. Hindi kayo magugulat, kaya pinag-aaralan natin. May mga ganyan. Ano pa? And the instruments, nabanggit na yung vial, ha? And the yung churl naman, the, kung di natin ibig sabihin ng churl, malalaman natin dito. And the instruments also of the churl are evil. Bakit yung instruments ang tinutukoy? Kasi pinofocus tayo ng Diyos doon sa mga instruments. Alam mo na agad kalaban nyo, anong gamit ng kalaban, di ba? Alam nyo ba yung mga investigador, ganun yung nakakita lang ng bala yan? Sino kaya pumatay dito? May mga bala po na ginawa sa ilang lugar, kilala mo agad kung sino yun. Alam nyo ba yan? Ano sabi doon sa 1 Corinthians, 2 Corinthians 10. 4 to 6. Hindi nga. Masahin nyo. Tingnan nyo. 'For the weapons of our warfare are not but mighty through God. So, weapons of warfare, meron tayo, meron sila. Sila, carnal, tayo hindi. But mighty through God to the pulling down of strongholds. So, malakas din yung weapon natin. Pero tamang weapon yun. So, hindi tayo mapatay dyan, salita ng Diyos ang gamit natin. Amen? Amen? Amen. Kaya pag di mo alam yung salita ng Diyos, huwag kang magtaka, ang hina mo. So, totoo lang. Eh, panay ang labas talaga ni kay Buloy sa newsfeed ko kasi nga inaasal siya eh. Yung mga lumang preaching niya ba, kinokomenta. Ah, son of God ka pala. Okay, son of ano ka ngayon? Kulungan, mga ganyan. Eh talagang mga ano eh, yung pinuturo niya talagang walang makwenta-kwenta, baliktad. Kaya ang tanong lang, ba't ganun ba naniniwala dito? Di ba, pinaglalaban pa siya sa mga polis. So, wala ka naman dito, pati sa Duterte tuloy, di ba? Duterte, sa Duterte, si Bato. Kasi alam nila, tirahan na yun eh.
So bakit alam natin na loko-loko si ano, si Kibuloy? Pag pinag-aralan ng todo niya, lahat ng mga cultists, ganun ang style. Pinapalabas siya sa yung magaling, ako lang magaling. Pansinin niyo, sinong ganun? Lahat eh. Si Pope, si Soriano, si Manalo, ganun lagi 'yon. Tayo tinuturo lang nandito. Sino bang sabi niya? Sino 'yon? Okay lang, hindi mo nakilala. Basta na nalaman ng tao yung tuturo ng salita ng Diyos. Amen. Kaya kailangan i-build up yung sarili natin na reputasyon na mayaman. Ang yabang eh. Sabi ko naman. Sino ba yung mga pastor natin na i-debate? Ako? Ay, ganun. Naiingit lang yung mga yan. Sige, bigay mo sa kanya yung isang ano dyan. Land Cruiser. Ganon din minsan yung mga ano, kahit ibang pastor na Baptist, kaya ingat kayo doon. Yung kayabangan ng ano. Sagot ba yun? Kung tinatanong ka ng ganito, sagutin mo doon sa linya na yun. Hindi yung ingit ba kayo? So, kaya gusto kong bigyan ng ano to. Yan, so tayo, hindi tayo nakikipag. Ano yung mga weapons nila, intimidation niya, physical ano. Hindi may po, diyan patayin na natin. Hindi tayo ganoon, di ba? Ay mga bangla, diyan mapapatayin yan. Ang Diyos ang bahala diyan, mag-pray lang natin. Hindi tayo gagamit ng violence, bakit? Hindi tayo kangnal, hindi tayo. Mas malakas ang weapon natin, salita ng Diyos. Naiintindihan niyo ba 'yung sabi ko? Kaya yan lang ginagawa natin, kabisado ka lagi, basa, intindihin. Yan ang weapon natin. At malakas yan. Sana realize nyo yun. So, subukan nyo lang muna. Kahit sa ma-realize nyo yan pag medyo matagal na eh. Magtiwala din kayo. Natalin yung nagigito niya. Okay, tuloy natin to. Saan ba tayo dito yung? Yan, the instrument. So, alam mo agad, pag instrument niyan, binabayaran yung mga tao. Kaya piniplease. Di ba? Hindi pinipreach yung masakit. Ba't di nila ginagawa yun? Ba't di nila ba't di sila mag-preach parang last week? Diba? Kasi pag pinipleasin yung mga tao, ipipleas ka rin yan. Kaya kung di ako nagtataka sa inyo, may feeling kayo sa akin na normal lang yan, nagdaan ako dyan eh. Pero tuloy-tuloy pa rin akong gagawin ko yung trabaho ko. Amen? Huwag niyong expect na kasi body sin, nirigalawan ng sapatos. Hindi ko babanatan si Brother Jesus kasi nirigalawan ng sapatos eh. Mga ganun ba? So, don't expect. Kaya ituloy natin, he devised wicked things. Inventor of evil things, di ba? Nagde-device ng wicked devices to destroy the poor with lying words. So, naalala nyo po yung sa ating, ibig sabihin yung poor, hindi laging yan po yung mga sobrang hirap lang sa pera. Yung mga poor, pag sinabing poor Peter, ano sabihin nun? Kawawa naman, di ba? Kasi tayo, wala tayong kalaban-laban eh. Minsan, parang, ang laban natin ng Panginoon. Pero yan, pinag-gusto naman, marami nila may nanira sa'yo. Wala kang magawa kasi ang kapit nila sa kanila ABS-CBN, kanila yung ano. Nangyari pa yung sa mga lumaban sa vaccine, alam nyo ba yun? Si Robert Malone, tinanggal yung kanyang mga account. Pinatangal, sira ulo to. Hindi naman, pag pinakinggan mo, talino eh. Dahil lang anti-vaccine, tapos loko-loko na daw. So, again, ha, kaya inaaral to, tingnan nyo yung kalagayan natin. So, pwede mangyari sa atin to. Anyway, even when needy, when the needy speak it right, lalo na, minsan kahit totoo yung sinasabi mo, pagsisinungalingan ka. Okay, naalala ko tuloy sa case ko, di ba? Masabi ko lang ay yung repentance, itama natin yung definition. Masabi ba naman, nagsabi lang, narinig ko, ay, hindi naniniwala sa repentance yan. Sinasabi nun. Sinungaling yun. Amen? Amen. Anyway, so natapos tayo sa positive, tapos dito sa negative. So, ba't pinag-aaral lang pareho yan? So, dapat dito tayo sa positive, magtiwala tayo sa Diyos at sa righteous leader. Kung sakaling tayo yung maging biktima ng mga ganito, mga siraulo, alam natin gagawin natin. Okay? So this time, bilis ng oras,
medyo po-focus na sa mga babae. Okay? So, hindi ko alam bakit, pero siguro, hindi ko alam eh. Siguro dahil sila yung ano, sabihin natin, hindi ko alam eh. Basta para sila yung picture ng pag isang bansa ay mayaman, sino yung madalas dinidisplay naman? Hindi naman mga lalaki. Yung mga lalaki, opo, may mayabang. Pero yung babae, ano yun, nakita mo yung mga babae na ano, walang ginawa, kundi mag-Facebook, ganyan niya, magpaganda. Ganun yun eh. So sila yung nagiging picture ng bansa. Napansin niyo ba yun? Sa mga tourism, tingnan niyo, sino yung mga, hindi naman lalaki. Sino? Mga babae, di ba? Miss Universe. Walang manonood ng Mr. Universe. Mga bakla lang. Ganun po yan. Kaya ito, isa natin ha. Actually, may isang klase daw ng tipo ng babae na kapagalitan dito. Okay? At kung medyo ganyan tayo, medyo, panahon na rin na mag-repent. Amen? Kaya dyan, rise up you women that are at ease. Yun na yun, actually. Mga babae daw na walang, parang ang gaan ng buhay. Walang ginawa, kundi mag-makeup, magpahaba ng kuko, at yung kuko, syempre pag mahaba yung kuko mo, mag-atrabaho ka ba noon? Nakita ba yung mga napahaba ng kuko, iba-iba yung kulay? At ginagamitan pa ng printer, nakita niyo ba yun? So, hindi naman papahaba ng kuko, lalagyan ka na lang ng kuko. Ay, ganda. Alam, hindi ka na mag-atrabaho, pag ganyan-ganyan ka na lang, pa-arte-arte ka na lang. Ano pa ginagawa ng mga babae daw na walang ginagawa? Yung mga easy-easy lang. Oh, definitely, maglalabay. What? Hindi mag-aanak yan. Men? Kasi pag nag-anak ka, ang hirap magka-anak. Didisiplinahin mo yan, pakainin mo, turuan mo. So ano pa? Sayaw-sayaw lang, tiktok-tiktok yan yun eh. Nagagagawa mo dyan. Eh, mga ganyan pa naman, pati yung mga moves niya, kinakabisado yun, sigurado ako. Kaya nga pa naaasar ako pag nakakita ako ng mga, yung mga katulad niya, na-practice ng sayaw. Hindi nila kayo mag-aral ng math, ng science. Diba? Yung gayahin eh. Ang laki na nausayang dun. Na-imagine niyo ba? Kasi hindi rin marunong yung mga ano natin eh. Uulad ba tayo dun pag ganun? Sayaw-sayaw. So ano yung ano sabi? At ease, careless, walang pakialam. Give in to my speech. So ano sabi? Many days and years shall be troubled. So ngayon, wala na kayong pakialam, hindi kayo nag-iisip, hindi nyo ginagawa yung dapat nyo gawin. Ano ba ginagawa dapat ng mga kababaihan? Ano sabi doon? Raise the house. Diba? Raise children. Guide the house. Yun ang ginagawa dapat ng babae na matino. Kasi darating yung panahon, kahit ngayon, mayaman ka, hindi mo alam. Para sa US daw ngayon, yung mga ayaw ko, so yun, bad, okay pa ba sila? Okay pa naman. Ewan ko lang yung iba. Yung iba daw, naghihirap na raw. Yung iba. So hindi mo masabi kung ano yung mayaman ka ngayon, later. Bakit? Kasi hindi mo ginawa yung dapat mong gawin eh. Unari na lang ito. Unari, sina Mother James. Unari lang, mayaman sila. Ay, nabanggit ko na pala kanina, no? Mayaman sila ngayon, yung mga anak nila, pinabayaan nila, in-spoil nila. Pagtanda nila, problema na yung anak nila. Okay, hindi na-establish yung character. Mayiging problema nila yon. Hahatakin sila ng pababa. Lalo yung buong bansa. Ganyan po yan eh. Darating daw yun. Ye shall be troubled, ye careless women, for the vintage shall fail. Ibig sabihin lang nun, yung mga tanim, the gathering shall not come. Tamad-tamad kayo. Kunwari, dati may farm kayo, pinabayaan nyo na, nakatuwang-wang. Sige, mag-ano lang tayo, Facebook na lang tayo. Walang aanihin, nasayang lang. Tremble ye women that are at ease, paulit-ulit. Be troubled, ye careless ones, strip you and make you bare and gird sackcloth upon your loins. So ano yung tinutukoy ng pagsusot ng sackcloth?
Alala niyo sa James? Ano sabi niyo sa James? Turn. Turn your laughter into mourning. May basa niyo. Ready, go. Be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaven. Ba't naman natin gagustong umiyak na masaya tayo? Obviously, sinasabi dyan, tulad nga, so, kung mayamang ka, matalino ka ngayon, anong dapat mong gawin? Nagsaya ka na lang. Di ba? Pag nakakita ko, nagkakainan sa labas, okay naman yung minsan-minsan, di ba? Parang laging ganun. Puro masaya. Yung iba daw, pag mayaman daw, laging buffet yun. Sarili silang chef. Anong dapat mong gawin? Yung sinasabi ni James na hindi yan dapat ginagawa nyo, yung inyong laughter be turned into mourning. Eh, sino naman ang gustong gumawa nun? Wala nga, kaso yun ang utos. Bakit? Obviously, tayo iyak lang dahil gusto natin umiyak. Alam nyo na yan, yung kanta nyo, ano yun? They that sow in tears shall reap in joy. Ibig sabihin, sa paglilingkod po yan. Hindi tayo ni-expect ng Diyos na ba tayo ang tanga, baliktarin natin lahat. Parang yung mga pari daw dati, ganun turo ng Catholic eh. Kesyo, dapat yung pare kesyo walang pera, bahala sa kanya yung ano, wala ganun sa Bible. So hindi ganun sinasabi, ibig sabihin lang, gamitin mo kasi kung extra-extra yung pera mo, talino mo, resources mo, gamitin mo sa paglilingkod, ewan ko lang, di ka maiyak. Amen. Yung totoong paglilingkod. Hindi yung ginagawang business yung church, kung pastor ka, ano gagawin mo? Yan, kaya nakakaiyak po pag pastor ka. Inaakay mo yung mga kaluluwa, hindi mo alam kung naiiniwala o ano. Minsan oo, minsan hindi. Napakahira. Pero sabi na okay yun, mas okay yun sa paglilingkod. So yun daw dapat nilang gawin. Ito na yung medyo ewan, no? Mas wala tayong nilalampasan dito eh. Ano yung sabihin ng tits? Ayaw pag-usapan yan. Alam niyo ba yun? Ngayon, malalaman nyo. Nasabihin niyo ba, bastos daw yan. Okay, yan yung sa dibdib ng babae. Ay, bastos. Diba? Ba't pinag-uusapan ng Bible yan? Hindi po, pag nasa Bible, hindi yan bastos. Amen? Handaan nyo lagi yun. Kasi dinidescribe at dinidiscuss natin ang mature. Hindi tayo kabastosan yan. Mag sinabing sa dede po ng babae yan, bastos ba yun? Lahat tayo dapat alam natin yan eh. Lahat naman tayo dumedi dapat, di ba? Normal yun. May mga Baptist church nga na ano eh. Sabihin ko na lang, kasi ako hindi na ako totally agree doon. But sa sila, ang sabi nila kasi, more na sa breastfeeding kasi sila talagang, ano sila doon eh, advocate sila ng breastfeeding. Kaya sabi, kung kahit sa church daw, pag may nagpa-dedi dyan, huwag niyo sabihin bastos, parang ganun. Kasi daw, pag nagtakip daw eh, mahihirapan daw yung bata. Eh naman, may point din naman. Pero but anyway, gusto ko sabihin dito, hindi yung bastos. Anong pinipicture ng dibdib ng babae? Kung malinis ang utak natin, ano? Kasaganaan, nutrition, di ba? Kaya again, di mahirap yan. Eh. Kasi yung dalawang bagay na sumunod dyan, sabi dyan, for the pleasant fields and the fruitful vine. Tatlo, yung teats, yung fields, yung vine, anong nutrition. Amen? Amen. Eh, ba't sila maglalament? Kasi sinabi lament, iiyak, malulungkot. Malulungkot ka ba kung sumasagana ka? Malulungkot ka ba pag sumasagana ka? Eh, pag nawala yun. Ayun. Eh sabi dyan, upon the land of my people shall come up thorns and briars. So kabaliktaran po yung thorn and briars nung vine, fruitful vine. Sinabing thorn and briar, paulit-ulit sa Bible. Ibig sabihin, mga halaman na hindi mapakinabangan. Yea, upon all the houses of joy in the joyous city. Masaya sila, pero dun tutubo daw yung briars. So parang sumpa po ito sa kanila. Okay, so alam naman natin sa Isaiah, no? Because the palaces shall be forsaken. So yung palayo, kailan mangyayari yon? Again, pag nasakop sila.
Eh, ba't mo naman i... Pag 4 second, iiwan. Ba't mo iiwanan yung palace, palasyo? Eh, kung sirahan na eh. Diba, ganun kasi mangyayari sa kanila. Kasi sabi dito, huwag kayong mag-rejoice masado dyan sa makamundo nyo. Tinatangkilig sa ngayon. Amen? Amen. Paalala lang sa atin to. Kasi iba sa atin, sabihan, meron ka ngayon. Alam mga kabataan, malakas kayo ngayon, maganda kayong cuties nyo ngayon. Ano? Anong gagawin nyo dyan? Papamahanga nyo. So, gamitin natin sa paglilingkod. Hindi katulad ito kasi ito nangyayari sa kanila. By the way, parang Jerusalem pa rin ito eh. Sila pa rin yung tinutukoy dito kasi mamaya sabihin, may people eh. So, the palaces shall be forsaken, the multitude of the city shall be left, the forts and the towers shall be for dense, forever and in dense. Kulungan. Hindi kulungan. Ano yung den? Ha? Tirahan ng leon. O, isa yan, no? Parang hangout. Eh, ba't magiging hangout yan ng ano? Eh, kasi nga, wala ng tao, eh. Tingnan nyo yun sa... Iniiwan nila sa Russia. Sa Ukraine pala, actually, yun, no? Yung nagkaroon ng nuclear holocaust. Ano ba yun? Nuclear... So, iniiwan nila yun. Siyempre, anong aasahan mo dun? So, puro hayop ang tumira. Yun ang sinasabi dito. A joy of wild asses. So, yung mga kabayo yung tumira dun. And pasture of flocks. Until, ito na. Ito na yung positive na naman. So, ito, hinusgaan sila. O yung picture ng paghusga. Pero, until the Spirit be poured upon us from on high. Saan kaya galing yun? Di sa Diyos. And the wilderness, parang walang, parang disyerto, be at fruitful fields. So, positive na naman. Pero ang nauna doon, ang Diyos ang nag-boost ng spirito niya. Parang kanina, again, yun na yung tukoy kanina na may righteous leader. At alam niyo yung kwento sa Revelation, di ba, yung sinunog yung buong mundo, may pinalitan na din, gumanda ulit. So, yun ang picture niyan. And the fruitful field be counted for a forest. So, hindi lang fruitful. So, sobrang dami ng halaman na naging forest na. So, positive, di ba? Then, judgment shall dwell in the... So, judgment na naman. So, pinipicture kasi yung mabuting pamahalaan at hindi. Pag mga loko-loko yan, ubos kayo. Pag magandang, maayos ang leader, righteous, magiging maayos kayo. Pati yung mga halaman nyo, lalago. Kaya binalik ulit yung idea that then judgment shall dwell in the wilderness and righteousness remain in the fruitful field. So ganun po yan. Imagine yung sarili nyo. Ganito kasi kahit mga Kristiyano kasi minsan pinagpalala ng konti. Anong ginagawa? Nung medyo talaga hindi na taniman, hindi nagtapat, pinagpalala ng konti, anong gagawin? Backslide agad. Ansinin nyo yan sa church. Ganun yan eh. Nung tumagal talaga kayo sa church, gano'n, mapansin nyo sa iba gano'n. Pinagpaalala lang konti, tuwan-tuwa na. Nag-iayabang na, salip na, humble lang, gamitin mo lang sa Diyos. Amen? Amen. Kaya dito, pinagpaalala kayo, alam nyo sa knowledge pa lang. Pansinin nyo minsan, pansinin nyo. Ayoko magsabi ng ano eh, ayoko hindi naman ako, magaling ka sa iba, maniwala ka sa akin. Hindi, practicein mo, tanong. Iba na yung nalaman nyo ngayon kung medyo nakatagal na kayo dito ng ilang taon. Okay. Yun ang totoo. So, pero, anong gagawin nyo nga dyan? Yan. Kaya huwag kayong masyadong makasiguro. Magtapat lang. Tuloy-tuloy lang. Amen? Amen. Kaya sabi dyan, the work of righteousness shall be peace. Tandaan nyo po ito sa mga bansa, again, pag naglaro kayo ng history. Bakit maraming gera? Yung kailan lang sa Ukraine, Russia, mag-istin tayo ng konti, ha? Hindi, patapos na rin pala tayo. Bakit may gulo sa Europe? Napaka-unlad nila. Diyan nang galing yung civilization. Ang dami na industrialization. Ba't puro sila gera doon? Walang kapayapaan kasi hindi sila righteous, eh. Ganun lang ang kwento nun. Actually, pag kinaroon yung mga religion, dyan ang galing din yung mga kung ano-anong kademonyo yan.
nag-inginarali. Meron din sa east, siyempre, pero ganun din sa west. Pero nung pinabulong sila ng Diyos, kumalat ang Christianity dyan, nagkaroon sila ng kapayapaan, alam nyo ba yun? Kung saan lugar may napipreach, sabi din sa Bible, where the Spirit of the Lord is, there is liberty, kalayaan. Pag mga loko-loko tao dyan, ang aalipin yan. Hindi sila kontento na mayaman na sila, gusto nila, lalo sila yumaman at nang aalipin sila. Ito, in contrast, pag righteous daw yung leader, may kapayapaan. And the effect of righteousness, quietness and assurance forever. Gusto nyo ba yung gano'ng matahimik yung buhay nyo, di ba? Gusto ko lang tahimik yung buhay eh, lalo pag sanay ka sa gulo. Yung mga ganun tao eh. Kasi bakit ka naikigulo kasi? Ba't ang dahil mong kaaway? Kasi nang-aaway ka, nakikipag-unahan ka kasi doon sa rat race nila eh. Yan ang totoo. Pero sa Panginoon, may kapayapaan and assurance. Ano yung assurance? Kasiguruhan. Sigurado ka. Actually, magka-ano yan, magka-tandem yan. Pag wala ang assurance, wala kang quietness. Tandaan nyo, ibang, ngayon loko-loko dito, alam mo, maraming magnanakaw, maraming, may baril din sila. Gusto mo, mas malakas yung baril mo. Ganyan lang eh. Mga bansang laging insecure. So, kaya lagi may gera ngayon. Pero pag ang Diyos na nagbigay ng kapayapaan, paano nagkakaroon ng kapayapaan yung ibang bansa, iba hindi? Ibang bansa kasi, alam, maganda yung patakbo. Yung mga policy, hindi yung tipong mag-aaway yung mga tao. Parang kung ano, nakakita ka ng kalsada na salasalabat. Tapos, bahala na kayo dyan. O, sige, may kalsada nga kayo. Kasi yung mga tao, kanya-kanya. Away yun, di ba? Away, bungguan. Pero pag maayos yung pagpamalakad, o sige, after nakadaan kayo, kami naman. O, walang away dun. Amen? Amen. So, ganyan yung righteousness na dapat na nasusunod sa isang maayos na lugar. So, nagkakaroon ka ng assurance, like, especially sa atin. Ngayon, pastor, hindi naman nangyayari yan sa mundo eh. Sinong sigurado ka na sa langit? Sinong sigurado na sa langit dito? May kapayapaan ka ba? Kahit namatay ka eh, langit ka naman eh, di ba? Yun yung kaya nakakaawa na yung iba na walang assurance of salvation tinatawag. Kasi kaya insecure yung mga yan. Walang assurance. Dahil pang gusto sabihin dito eh. Pero tandaan nyo lang yun, pag wala kayo assurance, insecure kayo, anong gagawin nyo? Kahit sa trabaho na, yung trabaho nyo, ganito. O sige, yung pinakamagaling, ay yung pinaka, ano eh, yung hindi masyadong magaling, tatanggalin kayo after, ano, anong gagawin nyo nun? Ayaw matanggal. Gagalingin mo yun, ay pag-away ka dun. Talagang bangayan yun. Para di ba? Mag-isinungaling ka, maghahatakan kayo doon. Kaya sa school nyo, o sige, ilang kayo sa school, sa klase, 50 kayo. O sige, yung lima, yung pinaka, yung 56 hanggang, ano? 46 hanggang 50, hindi ga-graduate. Anong gagawin mo? Anong gagawin ng mga estudyante? Naku, maghahatakan na yung mandaday, maungob yung... Walang quietness, walang righteousness kasi walang assurance. Nakuha nyo ba yung sinasabi ko? Sana nakuha nyo yan. And my people shall dwell in a peaceable habitation. So ito, balik sa positive. Di ba, parallel na parallel yun sa millennium. Kaya especially sa langit, new heaven and new earth. So gano'n, ensure dwellings. Gano'n din, assured, sure. So di ba, nabanggit na naman natin yung ano. Yeah, yung minsan pag yun, binabaha, may sabihin baha dito eh. Pag binabaha yung bahay niyo, parang takot ka, di ba? Sabi nila, ano, naku, uulan na naman, di ba? Sinong nakaranas ng ganun? As kamay. San? Dati? San? Sa Cubao? Di ba? Sinong ganun? Wala? Okay, mahiya. Ganun talaga, di ba? Hindi ka sigurado. So, pero, kaya pinipicture nito, pag sa Diyos ka, at dumating na yung blessing, hindi lang sa mundo to, hindi lang dito.
magiging, and my people shall dwell in peaceable habitation. Di ba? Nakakita ka ng mga bahay na, lalo pag mayaman, sa nakatira yan. Ang taas na, tapos walang, walang bakod yung iba eh. Kasi alam nila, walang magyanakaw eh. Masarap ng ganun, di ba? Nangarap ba kayo ng ganun? Lahat naman tayo eh. Mangyayari sa langit yan. Amen? Amen. Nasa millennium. Quiet and resting place when it shall hail. Ito, biglang bumalik na naman yung kalaban, ay yung negative. When it shall hail, coming down on the forest, and the city shall be low, in a low place. So, pag nagkaroon ng bagyo, o kaya hail, sino yung apektado? Yung mga nasa baba, karoon tayo dito. Kaya nangarap din ako minsan na medyo mataas. Anyway, sa langit na siguro, sa sobrang taas nun. May bagyo pa. Wala nang bagyo dun eh. Blessed are ye that so. Ito naman, medyo nakakaroon ito. Medyo parang separate na touch eh. Pero may tatali natin ha. Sabi dito, blessed are ye. Last verse na po. Blessed are ye that so beside all waters. So pinagpala ka daw pag nagtatanim ka malapit sa tubig, either, di ba, alam sa alala, di ba? Lawa, ilog, dagat. Dahil daw, alam na, mabunga dun eh. Yung lang sabihin dun. So, apply natin sa ating buhay. Pinagpala kapag ikaw ay pinagpapala dahil malapit ka sa ano yung tubig sa mga buhay nating Kristiyano? Ha? Buhay. Ano nagbibigay sa atin ng buhay? Ligtas ka na, pero kailangan mo pa rin ng? Eh, madalas po yung salita ng Diyos. Madalas, napakadalas. Inahalin tulad niya sa tubig. Kasi nagbibigay ng buhay. Nagdidilig. Napatalino. Nagbibigay ng nutrients. Ganyan ang salita. Eh, pag ikaw, umiiwas ka sa salita ng Diyos, andito nga, hindi ka nakikinig. Hindi mo ina-apply, hindi mo binabasa. Matutuyuan ka. Kasi sabi nito, ito yung picture ng pinagpala. Di ba parang ano nga, Psalms 1. Ano sabi doon? Blessed are the... Blessed is the man that walketh not in the... Bandang huli, ano sabi doon? He shall be like unto a tree planted by the rivers of water. Ganun yun dapat tayo. Hindi tayo yung parang malayo sa pagpapala. Amen? Amen. Dapat, hayaan natin salita ng Diyos na Bible, okay yan. Yung basta sinusubukan niya mag-irrelevant sa inyo, relevant naman yan. Ang problema, pag kayo mag-ayaw, ayaw, tinatamad, niiwasan, yan. Ito yung medyo ano, that sendeth forth thither the feet of the ox and the ass. Ano, sa may halintulad yun. Pinagpala ka daw, pag ando ka na nagtatanim, tapos dinadala mo pa yung ax, saka ass doon. Hindi lang obviously yung paa nila, obviously pinapainom mo sila doon. Saan yung pwede nating ihalintulad yun sa atin? Minantok na tayo ah. Si Daddy, dumadami ang kambing. Amen? Alam mo, pag hindi mo inalagaan niya, patayan. Kaya pinagpala na tayo, sabihin, inaakay natin yung mga, sabi yan, pwede siyang alaga, pwede ganun, no? Tingnan niyo katabi niya, mukha bang as, no? Huwag sabihin lang, tinutulungan mo iba para lalo silang pagpalain din, at least yung mga unbelievers, sige. Pero at least, ilapit natin sila Panginoon sa panalangin, amen, yung iba kung di tumanggap, huwag naman, dapat pagpapalat pa rin tayo sa kanila. Intindihan niyo ba yun? Mas pag nakita tayo, gayahin tayo, di ako, at least gumaya. Naalala ko noon, nag-soul winning eh. Sinira niyo mga apo niya. Sabi, ay, huwag niyo, ako na lang mag-share, at least, di ba? Naalala nila salita ng Diyos. Yan. Okay, tali na natin lahat to. Saan ang galing yung mga blessing? Kinuha niyo yung context nito, nag-umpisa yan sa rain, pag naghahari.
yung ruler na righteous. Kaya ngayon, kahit mga searches po, ang pagpapala dyan, pag maayos yung leader dyan, pag hindi na, wala na yan, ang hirap nun. Kahit sabi, may building na kami, ano pa, maganda na yung ano, mayaman na kami, yung leader nyo, hindi na righteous, kaya ano mangyayari, pati yung mga staff nun, ganoon na rin yun. Ano mangyayari sa church? Ano mangyayari sa lahat? Hindi na pagpapalain. Ganun sa bansa, mapalakihin mo pa yan. Ganun po yan. Kaya, pero napansin nyo ba, hindi pa rin perfect. Actually, sa millennium, kahit maghahari na si Jesus, may kasalanan pa rin eh. Though si Satan ay babind, meron pa rin kasi hindi pa perfect yun eh. Later nga, magre-rebelde po yan eh. Okay, after ng 1,000 years, magre-rebelde. Sige, may kasalanan pa rin. So, kaya pwede natin i-relate dito yung mga negative dito. Bakit righteous na yung ruler, eh bakit may sinaulo pa rin? Pero, ano, paparusahan sila. Okay yun. Diba? Kaya kahit sa church pag yun yan, huwag kayong magkaka-idea dito na parang natay, napakasay. Basta gusto ko yung environment natin, parang umuusok dito, parang sa langit na tayo. Walang sisigaw sa'yo, basta, bakit may pagalitan dyan? Normal lang yun. Minsan, kailangan talaga. Eh, sino bang ayaw ng ano, para tayo lumulutang sa ano? Ano tayo banal, ha? Tayo nakaganong. Kasi yan, mag-ano tayo, mag-dot. So, tayo ng puti lahat, eh. Parang iglesia ni Manalo. So, kahit dito, righteous na yung leader, meron pa rin ganun. Okay, pero, mag-i-judges naman sila, eh. Ilang pinaka-message natin dito. Man, so nakita natin both, yung curse, yung blessing. So again, kaya tayo tila natin ngayon, the king shall reign in righteousness. So sigurado naman in the future, pero anong application natin sa panahon natin ngayon? Yan. Anong application sa panahon natin ngayon? So syempre, hanggat kaya natin, kung nasan tayo, kaya katulad nyo lang, may election na naman. Eh, ako hindi nag-participate dyan. Pero kahit o paano, at least, wag naman yung, alam mong si Raulo lang ngayon pa iboboto mo kasi, ano, kasi kapartido mo or something, mag-anak mo. Okay, Bicolano na tayo, doon tayo lahat sa Bicolano, mga ganun. May mga ganun bumoboto eh. Okay, ito, inendoso to ni, ano eh, ni, tinanong yung, in-interview yung ano ni Kibuloy eh. Eh, boboto nyo ba inendoso ni Kibuloy? Hindi naman kami pinipilit, pero pag sinabi niya, yun yung tama po eh. Hindi ganun din. Kasi kulto nga eh. So, kaya sa atin ang ginagawa natin, tinuturoan tayo, tinuturoan. Later, pag marunong ka na, by the way, hindi ako nag-endoso. Amen? Hindi na nga muboto eh. Endoso pa. Gawin natin yung tama. So yun yung pwede sa iba-ibang ano natin, meron kayong groupings, di ba? Ayan, sa church ganun din. So yun yung tataas natin, kunwari yung medyo walang pera, may isang pera, di ba? Sa church, hahangaan mo ba yung may pera lang dahil lang may pera? O, dapat alam yun ay sagot doon, di ba? So ngayon, may pera na righteous pa, okay yun. Pero again, ang daming panahon nagko-conflict yan. Magusto sabihin dito? So yun, so actually gusto ko i-focus yun. Balik natin kay Jesus. Okay? Bago natin tapusin. Lahat ng nasabi natin dito ng righteous na karakteristik sa ruler, na kay Jesus yun. Napansin nyo ba? So una, humble siya. Sa panahon natin, humble siya. Pero later, itataas siya. Yung salita niya, andito na sa atin. I-apply na natin. Para pag dumating siya, matutuwa tayo, hindi, ayun, dyan o, Lord, huwag ka na, mga 10 years pa, huwag ka muna bumalik. Kasi parang ayaw mo sa kanya. Kasi nakita mo sa Bible, ang tindi pala niyan eh. Puro praise the Lord lang eh. Eh, gusto kong mag, ano, anong gusto niyang gawin? Maglaro, mag-ML, TikTok. Ayun, so gusto ba natin mag-reign ng Panginoon? Yes. Basahin mo yung Bible. Pwede na nga siyang mag-reign sa iyo ngayon eh. Alam mo ba yun? Yung sinasabi ni pangako kay David nun, his kingdom shall not end. Kasi si David mamatay. O nasa na yung reign ni David?
ah, hindi natupad, pinangako ng Diyos. Natupad actually. Pero pinaramdam sa Israel yun na kasi loko-loko ibang maraming hari nila, bagsak sila. Pero, ang picture po niyan is, kung alam niyo yung doktrina dyan, hindi nagtapos yun. Lahat ng hari, hanggang kay Jesus, siya po ilahi ng mga hari. Alam niyo ba yun? And then siya, si Jesus, alam niyo, namatay, pero nabuhay magmuli. Ngayon, sino nag-ahari ngayon? Hindi pa physically si Jesus. Hindi pa physically. So yung mga tayo pa rin loko-loko dito, pero pwede na siya mag-ahari sa atin. Sa buhay mo. At later nga, lalo siya mag-ahari. Kaya, ang excited na dumating si Jesus, sino? Yung naiintindihan to. Nakikita ang galing nun. Nakakita pa yung magaling na leader. Misa, inaalog ko yun eh. Anong ginawa sa Hong Kong? Bakit? Ne, sa Hong Kong. A Singapore daw. Ano nangyari yun? Aralin nyo minsan yun. Aralin nyo. Hindi yung ano-ano pinag-aaral sa Mobile Legends. Puro ano lang yung suguran lang. Wala lang makuntunan dun. Masayang oras nyo dyan. Kaya daw umunlad yung Singapore. Yung mga policy nila maganda. Anyway, siguro. Pero yung iba daw maganda. Kasi yung free market, yan, education, mataas ang kanila sa education. O ganun din sa pamilya natin. Baka naman inaya mo maglaro lang yung anak mo. Hindi talaga tuturo. Hindi umaatin sa church. Hindi nakikinig. Ang iniisip lagi, ano kaya iya mo nung mabilis? May mga ganun po. Kahit mga Baptist. Ano? Pag nakakinig ng pera yun, bakit na? Paano doon siya yung mayaman? O, tama hindi. Kaya, sabagay, dito kasi di makakapasok yan. Dito sa atin. Pero may mga ganun. May mga ganun, kahit mga pastor, mga networking. Alam nyo ba, di pumapatol yung mga pastor doon? Natak na ba kayo? Anong title natin, Prince? Ikaw, Prince. Anong title natin? A king shall reign in righteousness. Amen? Amen. So, sigurado yun, si Jesus yung kaso ngayon, anticipate natin. At pag nag-reign yan, hindi lang yan nananakot. Oh, pag sumunod kayo sa akin, pag hindi, patay kayo. Hindi. Yung mga righteous reign, mga righteous leader, matalino, alam yung policy, ganitong gawin nyo, ganitong rules, ito, ayaw natin yan. Eh, kasal natin yung mga bakla. Sira ulo yun. Pag nangyari sa atin yun, loko-loko na yung mga leader natin nun. Ano yung mga righteous policy? Yan, dapat nga patayin yung bakla. Alam nyo ba yun? Kinasabi sa Bible eh. Huwag kayong gagawa nun ha. Yun dapat. Yan yung mga, yan, katulad yan. Kung Chinese spy yan si Alice Goh sa palagay nyo, ano dapat na gawin dyan? Anong ginagawa sa deport? Matinding offense yun. Anong ginagawa sa ganun? Kahit sa Bible, anong ginagawa dyan? Pinapatay yun. Eh ngayon, ano pa sa, parang naghihintay ng bribe eh. Ganyan yan eh. Kahit si Iki Buloy, mayaman yun, yung mga nangunguna dyan. Yan ang yayaman dyan pag ano. Ay, hindi namin mapatunayan na mali siya. O sige, palayain na. Pero nagkabayaran na yun. Maganda sa Diyos, hindi nangyayari yun. Amen? Amen. Okay, so look forward tayo doon. Mangyayari yan. At again, yung excited kayo dyan, kung ngayon pa lang, ina-apply nyo na yan. Unti-unti. Kahit may mga groupings kayo, apply nyo na yan. At bago tayo mamalis, nakita niyo yung second part dyan, and princess shall rule in judgment. Sino yung mga princess na yan? Yung mga saved, di ba? Pangako niya, we will rule with him. Tayo kasama niya, tayo mga official. Kung ano ka, depende sa ranggo mo, kung matapat ka ba o hindi. So dapat dyan tayo excited. Hindi yung, sino malakas yan? Si Marcos, ang papa, malakas kay Marcos. Ang mga ututuyan mga yan eh. Sino ano, balingbingan, alam niyo ba yun? Lipat-lipat ng partido yan. Tayo, partido lang tayo ni Jesus. Amen? Sana totoo sa atin. So, parali natin. Look forward sa kanyang reign. Para mataas ang ranggo natin. Amen?
Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong salita again. I'm not sure if I have given justice to your word, Panginoon, but I pray ito may makapangyarihan. And iba rin ang capacity namin dito, Lord. I pray na please, Panginoon, nakuha yung basics. Manali namin ito, Lord. Desire namin. Paghahari nyo sa aming buhay. Sigurado na maghahari kayo later, but excited kami pag kami po'y kasama nyo. At kayo po'y magtatapat ngayon sa panahon namin. I pray. Yung mga anak, Panginoon, na desire namin yung righteousness na banggit dito, Lord. Ano ba yung sabihin ng righteousness? Paano yung apply yan? Ano yung mas righteous na mas righteous pa? Nakarali po namin, kaya nabanggit din kanina, yung mga pagpapalain nyo, Lord, na doon yung blessing, assurance, maayos yung paninirahan. Sa lugar ng pagpapala, Panginoon, malapit sa tubig, na talaga maraming pagpapala. So yung desire namin, Panginoon, kung di naintindihan lahat ng dito naman, di naman talaga makaintindihan yan, but tinutin, nag-aaroon kami ng glimpse, Panginoon, sa inyong mga mangako, ano yung picture ng pagpapala, ganun din naman kabaliktaran. Di kami maingit, Panginoon, sa mga wicked, mga vile person dito, Lord, dahil may pagkalalagyan sila sa inyo, Lord. Kailangan po, Lord, again, kayo po magpapala sa aming linggo na naman. Kaya manalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.